Hi everyone! Today ay magluluto tayo ng ginisang ampalaya na may kasamang tinapang galunggong. Samahan niyo ako! So ito yung ating mga ingredients. Meron akong ampalaya. Tapos may sibuyas, dalawang kamatis, mga 4 cloves of garlic, may dalawang itlog. Tapos ang gagamitin ko dito ay ham instead of pork or chicken. Kasi yung ham, may lasa na siya. Malasa na siya. And itong ganitong klaseng luto ay hindi masyadong malasa yung ampalaya. So, kailangan medyo may kakaibang lasa yung ating meat para mas malasa siya. You can use also yung longaniza. Pwede rin yun. Masarap siya kasi mas lalong na-enhance yung flavor. Okay, so chop na natin yung ating ampalaya. Lilinisin muna natin siya. Tatanggalin yung gitna. Okay, so ganito lang siya, no? Para doon sa mga hindi pa nakakapag-try magluto ng ginisang ampalaya. Kasi itong gagawin ko para maiwasan or hindi mapait yung ating ampalaya dish. So yan, tinatanggal ko na yung mga buto niya sa loob. You can use a spoon para tanggalin siya. Yan. And then, i-chop natin yan ng maninipis. Okay, then nag-prepare din ako ng tubig na pagbababaran ko ng ampalaya. Lalagyan lang natin ito ng asin. Yan. Ganyan kadami. Ito yung tubig na pagbababara natin nung na-chop na nating ampalaya. Okay. Okay, gagamitan ko siya ng slicer para medyo maninipis ang hiwa niya. Pwede rin naman mag-chop kayo using yung kutsilyo. Nipisan nyo lang yung hiwa. Ito para maiwasan natin na hindi siya mapait. Okay. So, i-chop ko lang to or i-slice ko lang lahat itong mga ampalaya natin. Tapos, ay ibababad ko sa tubig na may asin. So, ganito yung itsura niya pag na-chop siya. Ayan. Gustong-gusto ko itong slicer na to kasi mabilis siya kung nakakatapos. At yung magaganda yung mga slice niya. Okay. Okay, so, na-slice na natin siyang lahat. So, ito na siya. Okay, maninipis lang yung hiwa. So, kung gagamit kayo ng kutsilyo, make sure na manipis lang siya. Okay, so, ibababad na natin ito dun sa tubig na nilagyan natin ng asin kanina. So, habang nag-chop tayo ng ibang ingredients, isusoak na natin siya. Then, i-chop na natin yung ating bawang ng maliliit. Yan siya. And then yung sibuyas, sa sibuyas naman slice lang siya. Okay, and then yung ating kamatis. Ordinary slice lang yung gagawin natin sa kamatis natin. Okay, so yan na siya. And then yung ating ham. So i-chop ko lang siya ng pa-cubes. So, ganito siya. Kung longganisa naman yung gamit nyo, iluto nyo muna siya. Tapos, saka nyo i-chop. Pwede rin naman, tatanggalin nyo sa casing. Tapos, yun ang gagamitin nyo panggisa. Pwede rin meat na pork or chicken. Wala naman problema. Mas malasa lang kapag ham or yung longganisa yung ginagamit. So, ito, nagpainit na ako ng kawali. Nilagyan ko siya ng about 1 to 2 tablespoons of cooking oil. Then, pag mainit na yan, lagay na yung inuna ko yung ham. So, para lumabas yung lasa nung ham sa ating sinusaute na oil. Sa ating saute, rather. So, make sure lang na halu-haluin natin para hindi siya masunog. Then, isunod na natin yung ating next ingredient, yung garlic.
kay chopped garlic natin. Ah, nagsusotay lang tayo ha. Madali lang naman tong pagluluto na to. Then yung ating onion. Sotay lang nating mabuti sa onion para lumabas yung lasa nung onion. By the way, lagi yung napapansin, white onion yung ginagamit ko kasi medyo mahal ngayon ng pulang sibuyas, red onions. So kung ano yung mas mura at mas makatitipid tayo, dun tayo. So doble kasi ang presyo ng red onions ngayon kesa sa white. And then ilagay ko na yung tomatoes natin. Medyo matagal nating lulutuin itong tomatoes kasi nung nilagay na natin yung tomatoes kasi kailangan pakatasin natin siya at palambutin yung kamatis para masarap yung ating sauteed. Nilagyan ko na rin siya ng pampalasa na patis. Konti lang para hindi masyadong umalat. Pwede pa naman natin siyang dagdagan later on. Okay, so yan na yun. Sinusutay natin. Then takpan lang natin para mag medium heat lang yung apoy ko. Okay, so while doing that, gagawin na natin yung egg. Ay, babatihin lang siya. And then we'll use it later. So ayan, chine-check ko every now and then yung kamatis kung okay na, malambot na ba siya, nagkatas na ba siya. So, hindi pa. Tsaka tinitingnan ko rin na hindi siya magmanikit. Okay, ito mukhang okay na siya. Kasi malambot na yung ating mga kamatis. Kumakatas na siya. So, next na ay pipigayin ko yung binabad nating ampalaya at ilalagay na natin siya. So, pinipiga ko yung tubig. Okay. Tandaan, medyo malat na rin yung ampalaya natin kasi may binabad yan sa asin. Kaya hinahinay lang sa patis. And then nilagyan ko to ng around 2 cups of water. Tingnan nyo na ma-soak lang lahat nung ampalaya. So, dito kasi hindi pa. So, dinagdagan ko pa siya. Yung iba kasi gusto mas maraming sabaw. Pero okay lang din naman yun. Pero gusto nyo mas malasa. Yung sakto lang yung sabaw niya. Hindi ko siya hinalo habang niluluto siya. Kasi para hindi mapait. Kasi yung pag hinalo mo siya, at the time na nilagay mo, napapaluto pa lang siya. Lalabas yung pait niya. So, iniwasan ko siyang haluin. Sinisok ko lang siya dun sa water niya. So, ito, nilagyan ko na siya ng paminta. After nun, mabilis lang naman kasi itong lutuin. So, nilagay ko na yung ating itlog. Kasi ayaw nating ma-overcook yung ating ampalaya. Kasi medyo okay na siya. Medyo half-cook na siya. Okay, mabilis lang guys ang pagluluto ng ampalaya. Kailangan mabilis lang tayong kumilos kasi hindi pwede siyang ma-overcook. Lalo siyang pumapait. Dapat yung sakto lang siya. Ito, after nyo lagay yung at kumulo na yung nalagay na natin yung egg, pwede na natin siyang timplahan para malaman natin kung sakto na yung lasa niya. Pwede yung option nyo, pwede yung lagyan ng konting MSG or ginisang mix or magic syrup, whatever you have. Pero make sure na konti lang, half teaspoon or a teaspoon will do. Optional naman siya, kung gusto nyo lang. So, ito na yan. Pwede na siya. Ready to serve na kasi okay naman na yung lasa niya. Okay, so prepare na natin. Kailangan to kakainin agad. Kasi para hindi na overcook. Pwede rin naman kung may tira i-ref, then i-reheat. Wala namang problema. Pero mas masarap siya pag kakainin at isa-serve siya kagad. Kasi napakabilis lang niyang lutuin. So ito na yung ating ginisang ampalaya. Okay, na may ham. Lalo na kung may mga tira-tira pa kayong mga ham or pwede rin naman kahit anong prefer nyong ilagay. Now, naluto ko na rin or naprito ko na rin yung ating tinapang galunggong. So, madali lang naman luto yung tinapang galunggong, ipiprito nyo lang siya.
And lagyan ng masarap na sasawa na kamatis na chinap na may patis at kalamansi at sili. So, ito na yung ating dish for today. Ang ginisang ampalaya at tinapang galunggong. Okay, and enjoy the dish. For future videos, you can subscribe or click the notification bell button. Have a great day, everyone. Bye!